yung bintay ng asawa ko, ayoko eh. Bakit? Sabi ko sayang. Hindi, mapagawa nyo na rin lang naman. Magbabakasin ko yun. Kasi, yung kuryente niyan siguro may mga putol na yun. Kasi may mga daga rito, tingin ko. Meron nga pala akong bagong project, Suzuki Mola. 1 year na raw itong nakatambak, sabi ng may-ari. Tapos may tumingin na raw na mekaniko nito, no, nauna na. Kasi pina-home service niya. Kaso pinabili lang siya ng pyesa, hindi na bumalik. 1 year na raw, ngayon natambak na, yun na. Ngayon, ito may babubuhayin ko, no. At ito nga pala yung mga pyesa pinabili ng mekaniko. Ayan, connecting rod. Hindi pa natin sure kung connecting rod nga ang sira. Tapos, filter. Tapos meron din bearing sa crankshaft daw to. Pero parang maliliit. Hindi ako sure kung ganito sukat ng bearing sa crankshaft. Pero mas maganda, mali ang ginawa ng mekaniko eh. Dapat, hindi siya nagpabili kagad. Kailangan makita muna niya yung pyesa. Mamaya mali pala to eh, diba? Ayan. Tapos yan, overhauling gasket. Tsaka filter. Tsaka langis. Ayan. Hindi maganda yung ganyan. Ano? Pinabili mo ng pyesa yung may-ari. Tapos bigla ang mawawala. Sabi ng may-ari, baka umuwi na rin ng probinsya. So gumastos yung may-ari. Diba? Mamaya, hindi pala ito ang sukat ng pyesa niya eh. Pero bago ko to gawin, paandarin ko muna kasi SOP ko sa paggawa. Kailangan marinig ko muna yung tunog ng makina. Ayan. Papaandarin ko siya mamaya. So yun nga, no, mukhang tama naman yung mekaniko at narinig ko na may lumalagutok sa head. You know. Kailangan ko na itong buksan para malaman talaga natin ang katotohanan, mga boss. Kumpirmado, mga boss, na ang connecting rod nga ang may tama. Ayan. Inalog ko na yan kanina ng dalawang kamay. Tinesting ko na talagang may lagutok. At hindi ko lang siya maano ngayon dahil hawak ko yung camera. So yun na nga mga boss, tama naman yung mekaniko, kaso ang problema nga ay yung mga pyesang binili niya. Hindi natin alam kung tama. At ito pa ang problema mga boss. Ito yung good na bearing, original, may mga naka-print sa gilid niya ng bakal niya. Ayan. Tapos ito yung nabili niya, ayan, plain lang, walang naka-print dito sa may pinaka-ibabaw sa may gilid. Wala. Ito yung Japik, so hindi ko pwedeng gamitin to at pinaliwanag ko naman sa may-ari na hindi po pwede to. Kailangan kung ano yung trusted ko na brand, yun ang gagamitin ko. Dahil mahirap mabulyaso, sa akin ang bulyaso nito, no? Diba? So, kaya kailangan ang mekaniko ang masusunod at hindi ang may-ari. Dahil siya naman ay walang alam at tayo ay na ang marunong sa pyesa. Itong connecting rod mga boss, no, ang ano kasing connecting rod makoto eh. So ipapa-legit ko pa to sa ibang, hindi ko kabisado yung ano nito eh, yung tatak nito eh. Medyo hindi ako familiar kaya nagdadalawang isip ako, no. So yun, kailangan talaga
pag sa loob ng makina, puro original dapat. Dahil sayang ang gasos natin at pagod ng mekaniko, gasos ng may-ari. So hanggang dito na lang tayo mga boss, no, at abangan niyo na lang kung paano 'tong ma-restore. Part 2 'yon, part 2.